may kasabihan tayo na time is gold, kaya nga madalas may suot tayong relo. O, di ba? Kaya lagi tayo nakatingin sa mga cellphone natin para makita kung anong oras na nga ba. Bawat minuto, napaka-importante. Eh, lalo na sa mga trabaho natin. Lagi tayong naghahabol ng oras. Pero itong next feature natin, na kung hindi lang time is gold para sa kanya, kundi there is gold in time. In time pieces to be exact. Mamasyal muna tayo sa Dubai, UAE, at kilalanin natin ang ating Bida Boss for the week. My name is Janice Rosano. I'm the co-owner of Kayaku Watches. I am also an OFW dito po sa Dubai. I'm your girl so fine, but her breath is like, she say she wanna dance. Noong panahon na abala ang lahat na magpalipas oras sa TikTok, iba ang piniling direksyon ni Juni. Mas pinili niyang ibuhos ang oras sa sarili niyang produktong tumi-TikTok. I have a friend na she's actually a digital expert. Ako naman is a vlogger. Kaya sabi ko, ba't hindi tayo magsama, okay, at magbuwa ng isang business? Yung watch kasi is, yun ang naisip namin. It's simply because we wanted to look for something na pwede namin gawing business, and that something should be something na sinusuot ng tao on a daily basis. And ang watch kasi, it tells time, pero what we want is to create a brand na relo, okay, that doesn't only just tell us time, but also it will be reminding us that we are Filipino, we are strong, palaban tayo. Totoo namang palaban at lumalaban ang galing ng mga Pilipino, lalo na ang mga OFW na tulad ni Juni. Ibang klaseng galing at tatag kasi ang kailangan para maging successful, lalo na sa ibang bansa. Ang una po kasing trabaho ko talaga dito sa Dubai is nasa isang ice cream parlor ako sa loob ng airport. And for more than 3 years, lagi pa akong panggabi. Kapag araw, natutulog ako. Pag gabi naman, kailangan kong pumasok. Ako po kasi pinanganak po talaga kaming mahirap. Nasa bundok area po kami, so sobrang simple ng buhay doon. Okay, sobrang hirap din. Kaya bata pa lang ako, nangarap na po talaga ako na gusto kong makaahon sa hirap ng buhay. Kasi po dito sa abroad, naranasan ko pong mawala ng trabaho. Naranasan ko yung kailangan kong makitira sa ilang mga kaibigan ko or makiusap na pwede bang ako na lang mag-alaga ng aso mo. Tumulong-tulong ako sa opisina niyo para lang may pangkain ako or may pampadala ako sa anak ko sa Pilipinas. So ito yung situation na yun po. Push me more na, okay, ana, ayoko nang maging empleyado kasi parang ang hirap, lalo na sa abroad. Sabi ko gusto ko na lang maging isang employer, maging businessman. Sabi nga, kapag ginusto mo, kakayanin mo. Ang mga hirap na pinagdaanan ni Juni ang nagbigay ng lakas ng loob sa kanya para sabihin, the time has come to chase his dreams. Kaya ko. Okay, kasi yan yung ano eh, yan yung reminder namin sa lahat ng mga OFW abroad. Pilipino ka, kaya mong lampasan ang problema mo at kaya mong magtagumpay. Mula sa disenyo, ibang materyales, at pati na rin sa inspirasyon at mga pangalan ng collections, tatak Pinoy talaga. Dahil para kay Juni, ito na ang panahon para ibida sa mundo ang galing ng mga Pilipino. Yung pinaka-biggest dream po talaga namin is na later on, yung Filipino brand na Kayaku Watches is tawag nito mapabilang na po sa mga malalaking brands, okay, ng mga watches na tinatangkilik not only just by Filipino but by all nationalities. Nilalaban namin yung Pinoy brand. Kasi tayo yung, di ba? Bakit maraming mga non-Filipino employers, Pinoy ang hire? Kasi magaling tayo eh. Ang Kayaku Watches ay hindi lang katuparan ng mga pangarap ni Juni. Ito rin ang nagsisilbing tribute niya sa mga kapwa Pinoy na nagsisikap para sa kinabukasan ng pamilya nila. And that is what makes Juni Sorsano a true Bida Boss. Ang message ko po para sa lahat ng mga Pilipino, not only just OFW, is that kung gusto po nating maging matagumpay sa buhay, you have to start from who you are. Bakit ka nagnegosyo? Always go back to your why. Kasi po kapag laging
naaalala mo yung reason mo bakit ka nagnegosyo, walang problema na kakaharapin mo na hindi mo kayang harapin. Yung Pilipino tayo, we are born to be successful. Okay? Kasi kaya natin eh. Kaya natin lahat. Kaya ko. Kung kinaya ko, kaya mo din.